Magandang araw sa inyo! Nasa ikalima at ikaanim na linggo tayo ngayon ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. At tatalakayin natin ngayong linggong ito ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Natutuhan ninyo sa mga nakaraang aralin ang kilalanin ng inyong sarili ayon sa inyong hilig, interes, kakayahan at maging kahinaan. Natutunan nyo rin kung ano ang mga tamang paraan upang pangalagaan ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa inyong pamilya. Nais kong pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Ano nga ang tawag natin dito? Tama, ito ay pamilya. So, marami ang bumubuo ng isang pamilya. So, makikita ninyo sa unang larawan na mayroong nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Sa ikalawa naman, nandito si lolo at si lola. So, sila ay kabahagi rin ng isang pamilya. Kilala mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ilan kayo at sino-sino ang bumubuo nito? Mahalaga na malaman mo at makilala mo ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Sino kaya ito sa isang pamilya? Ano sa tingin mo? Tama, siya si tatay. Si tatay ang madalas na nagtatrabaho sa pamilya. Ngunit maaari ring gawin ni tatay ang gawain ni nanay. Sino kaya siya sa pamilya? Tama, siya naman si ate. So maaari namang gawin ni ate o tulungan ni ate, si nanay, si tatay sa mga gawaing bahay. Sino naman kaya siya sa pamilya? Tama, siya si kuya. So, si kuya ang madalas katulong ni tatay sa mga gawain. So, maaari rin namang tulungan ni kuya si nanay. May ibang pamilya na walang kuya kasi puro babae sila. At may ibang pamilya naman na walang ate dahil puro lalaki sila. At sino naman kaya ito sa pamilya? Tama, siya si nanay. So, si nanay ang madalas gumagawa ng gawaing bahay at naiiwan sa tahanan. Ngunit sa panahong ito, may mga nanay na nagtatrabaho na rin. So, dahil sa hirap ng buhay, kailangan pagtulungan ni nanay at tatay ang buhayin ang pamilya. Minsan naman, nagkakapalit sila. Si tatay ang naiiwan sa bahay at nag-aalaga ng anak. At si nanay naman ang nagtatrabaho. So, maaari mangyari iyon at pwede yung gampanan ng bawat isa. Sino naman kaya siya sa pamilya? Tama, siya ang tinatawag nating bunso. So, si bunso ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Siya ang madalas na nagpapasaya ng ating pamilya. Sino naman kaya siya? So, siya, si lolo. So, si lolo, madalas ay may pamilya na nakatira na lolo. So, maganda din na nasa bahay o kasama ng pamilya sina lolo para may mag-aalaga sa mga apo at pag matanda na si lolo ay aalagaan naman siya ng kanyang mga anak. Sino naman siya? So, siya ang kapartner ni lolo, si lola. So, sila ay miyembro din ng pamilya. Ngayon mga bata, ang pamilya o mag-anak ay ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Ayon sa batas, ito ay karaniwang binubuo ng ama, ina, at mga anak. So, nakikita nyo sa larawan. So, kapag sinabi nating lipunan, halimbawa, nang nakikita nyo sa larawan, so, bawat... Kunwari, ito ay isang barangay. So, ang isang barangay ay binubuo ng isang pamilya. So, kapag pinagsama-sama ang isang pamilya,
nabubuo ang isang barangay o lipunan. So, kung walang pamilya, walang lipunan. Kaya sila ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan dahil ito ang bumubuo sa lipunan, ang pamilya. Ikaw, sa pamilyang kinabibilangan mo, nakikita ba ang pagkakaisa? Sige nga, pag-isipan natin. Tingnan mo ang mga halimbawa ng isang pamilyang nagkakaisa. Ito ba ay nakikita mo sa iyong pamilya? Halika, suriin natin. Isang halimbawa ng pamilyang nagkakaisa ay sama-samang kumakain. Nais kong pagmasdan ninyo ang dalawang larawang ito. So, ang unang larawan ay kumakain ng sama-sama kapareho ng ikalawang larawan. Ngunit ano kaya ang pagkakaiba nila? Tama, tingnan nyo. Masayang kumakain ang nasa unang larawan. So, halos lahat sila ay nakangiti. At sa ikalawa naman, kumakain din sila ng sama-sama. Ngunit, hindi sila masaya at meron pang isa na nag-cellphone. So, dapat pag kumakain ay iniiwasan ang mag-cellphone upang kayo ay nagkakakwentuhan, nagkakausap habang kumakain. No, ito ang isang oras o panahon upang kayo ay magkasama-sama sa hapagkainan. At pasalamatan ang Diyos sa biyayang ibinigay sa ating lahat. So, halimbawa din ng pamilyang nagbubuklod-buklod ay sama-samang nagdarasal. Sabi nga, the family that prays together stays together. So, ang pamilya daw na sama-samang nagdarasal ay mas magiging matatag at hindi magkakahiwalay. So, dapat ito ang unang gagawin ng bawat pamilya, ang sama-samang nagdarasal. Dahil tayo pinagbubuklod ng nasa taas. So, ito ang ating pinakamabisa at magandang sandata upang magiging matatag ang ating pamilya, lalo na kapag may dumating ang panahon na nagkaroon ng pagsubok o problema ang pamilya. So, ito dapat ang una laging gagawin, ang magdasal ng sama-sama. So, magdasal bago kumain, pagkatapos kumain, pagkagising sa umaga, bago matulog. Tandaan, ang pamilyang sama-samang nagdarasal ay pamilyang mas lalong tumatatag at lumalakas. Kaya mga bata, ugaliin ninyo ang magdasal. So, ang pamilya din na matatag at nagkakabuklod-buklod ay sama-samang namamasyal, kagaya ng nakikita nyo sa larawan. So, sila ay namamasyal ng sama-sama. So, ngayong panahon ng pandemya, medyo hindi natin ito nagagawa dahil bawal ngang lumabas, lalo na ang mga kabataan. So, pero meron pa rin kayong ibang paraan na dapat na maaaring gawin para maipakita ang pagbubuklod ng inyong pamilya kahit kayo ay nasa inyong mga tahanan. Kung malawak ang inyong tahanan, pwede kayo dun sa inyong bakuran. Dun kayo magsama-sama kahit mamasyal, kahit nandun lang kayo sa bakuran ninyo. At sama-sama kayong magkwentuhan, kagaya ng nakikita nyo sa ating larawan. Yan. So, tingnan nyo pa ang halimbawa ng pamilyang nagkakabuklod-buklod. So, ito ang unang larawan. So, sila ay sama-sama na nagtutulungan. So, yung anak, tinutulungan si Lola. At nagkukwentuhan, nilalaro ni tatay si Bunso. Yan. So, diba nakalagay, United Family, Happy Family. Yan. Ito naman, oh, sama-sama sila at hindi naghihiwalay. So, ito ang halimbawa ng pamilyang nagkakabuklod-buklod. Mahalaga ang pamilya kasi ang pamilya ang ating sandigan kapag tayo ay may problema. O kayo, mga bata, kapag kayo ay nagkasakit, sino ba ang unang nag-aalaga sa inyo? Ang kalaro mo ba? O di ba hindi?
ang iyong pamilya. Nanay at tatay mo ang unang nag-aalaga sa iyo. So, hindi ka naman inaalagaan ng kalaro mo. Kaya, pahalagahan natin ang ating pamilya. Tingnan nyo nga ang nasa larawan. Ito ba ay halimbawa ng isang nagbubuklod na pamilya? Mali! So, hindi ito maganda. Eto kaya. Yan! So, dapat ay iiwasan ito kasi kawawa naman ang mga bata. At syempre, minsan nag-aaway si nanay at tatay dahil hindi nasunod o nagiging pasaway ang mga anak. Kaya dapat ugaliin mga bata na sumunod sa inyong mga magulang. Eto ba'y nagpapakita ng pagkakabuklod? Tama, kasi ang magkapatid na ito ay hindi nag-aaway. Eto ba? So, hindi rin ito nagpapakita ng pagkakabuklod dahil pinag-aawayan nila ang remote. So, hindi dapat nag-aaway. Dapat ay nagbibigayan. Kagaya din ito, pinag-aagawan nila ang kanilang laruan. So, hindi ito nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Kaya huwag niyong gagayahin ito, ha? So, ngayon magkaroon tayo ng pagsasanay. Tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Piliin ninyo ang nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Tingnan natin. Ang unang larawan ba ay nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya? Bilugan ang letra kung ito ay nagpapakita. Tama! Nagpapakita ito ng pagbubuklod ng pamilya kasi sila ay sama-samang namamasyal. Ang ikalawa, letter B, nagpapakita ba ng pagbubuklod ng pamilya? Tama, nagpapakita rin ito dahil sama-sama at masaya silang kumakain. Ikatlo, nagpapakita ba ito ng pagkakabuklod ng pamilya? Hindi, kasi tingnan nyo, si tatay nag-iinom. Si nanay pagod na naglilinis ng bahay. Tapos, si ate nanonood lang ng TV habang nagkakalat naman si kuya. So, hindi sila nagkakabuklod-buklod. Kung ito ay nagkakabuklod-buklod, dapat sama-sama silang naglilinis at nagtutulungan. Ika-apat. Tama ba ito? Nagkakabuklod-buklod sila? Tama! Dahil kung makikita nyo sabay-sabay o sama-sama silang kumakanta. So, ito ay isang paraan para ma-relax ang pamilya. Ngayon, dito naman sa ating ikalawang gawain. Tingnan ang mga larawan at piliin ang nagpapakita ng hindi pagkakabuklod-buklod. Okay? So, ang pipiliin natin ay yung walang pagkakaisa. Ito bang una? Wala ba itong pagkakaisa? Okay, so walang pagkakaisa. Mali ito, nag-aaway sila sa laruan. Ang ikalawang larawan, may pagkakabuklod ba? Wala din kasi tingnan nyo, habang kumakain, si nanay nanonood ng TV. Tapos yung anak nandun sa baba, nanonood din ng TV, hindi na pinansin ang kanyang pagkain. Tapos si tatay ay may dinudot-dot sa kanyang computer. So dapat pagkain, walang abala. Wala dapat nanonood ng television. Walang nagla-laptop, nagse-cellphone para nakatutok ang atensyon sa bawat miyembro ng pamilya. Ang ikatlo naman. Yan, so parang nag-aaway si nanay at tatay dito kaya malungkot na ang anak. So wala rin itong pagkakabuklod. Ang ikaapat. Okay, ito ay may pagkakabuklod na kasi sama-sama silang nagdarasal. So, ito ang lapat natin laging gawin para hindi lagi nag-aaway ang pamilya. Ngayon, sagutan naman natin ang mga katanungan o ang mga pagsasanay dito. Ang pinakamaliit na unit ng lipunan ay ang ano? Binanggit ko ito kanina. Ano nga daw ang pinakamaliit na unit ng lipunan? Ito ba'y A, bahay, B, paaralan, C, pamilya? Tama, ito ay ang pamilya. Ang sama-samang pagsasagawa ng mabuting kilos o gawain ay palatandaan ng pamilyang ano? O, pagsama-sama daw na nagsasagawa ng
Mabubuti o tamang pagkilos ang pamilya ay A. Watak-watak, B. Buklod-buklod, C. Sira-sira. Letter B. Buklod-buklod. Ang pamilyang may pagkakabuklod-buklod ay A. magkakaroon ng suliranin. Pag sinabing suliranin, problema. B. maghihirap habang buhay o C. magiging tunay na masaya. Okay, letter C. So, pag ang pamilya ay sama-sama, sila ay magiging tunay na masaya. Ang pinakamabisang gawain ng pagkakabuklod-buklod upang pagpalain ng Diyos ay ang A. araw-araw na pagdarasal, B. pagkain ng sama-sama, C. pamamasyal ng pamilya. Okay, di ba? Letter A. Ito dapat ang unang pinaka dapat gawin ng isang pamilya, ang araw-araw at sama-sama ang nagdarasal. Ang paglalarawan ng pamilyang may pagkakabuklod ay tulad ng mag-anak na A. santos na nagsisigawan at nag-aaway palagi, B. paskwal na sabay-sabay kumakain sa hapagkainan, o C. Lopez na nagsisisihan tuwing may suliranin. So, sino daw ang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod dito? Tama, ang pamilya Paskwal. Okay, sabay-sabay silang kumakain sa hapagkainan. So, tandaan mga bata, mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya, lalo na sa panahong ito ng pandemya. So, pahalagahan ang bawat may miyembro ng inyong pamilya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!